Yo, what's up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back sa ating YouTube channel, no? At ngayong araw, Edsa Gaming pa rin tayo. At pag-usapan natin sa mga sandaling ito ang mga senyales kapag palitin ng ating mga spark plug o yung mga palatandaan na kailangan na nating magpalit ng ating mga spark plug. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin yung parts ng spark plug. Nasisira yung ating mga spark plug kapag napuputol or nagkalamat na yung ating copper core or tinatawag nila na center electrode dun yan sa loob ng ating mga spark plug. Syempre kapag nagkaroon ng putol yun or nagkaroon ng biyak-biyak, hindi nadadalo yung kuryente dun sa ating spark plug or sabihin na nating dumadaloy pa rin siya pero hindi smooth. Kaya ang resulta nun, syempre hindi na maganda yung kanyang sunog. Kaya yun yung sinasabi nila na pundido na yung spark plug. Sa mga may owner's manual dyan, pwede nyo dyan tingnan or i-check kung kailan dapat palitan yung ating mga spark plug. Bali, ang nakalagay sa manual ko, every 8,000 kilometers, kailangan ko na magpalit ang spark plug. Pero depende pa rin yun sa mga spark plug na kinakabit natin, no? Lalo na kapag branded or local yung kinakabit natin. Siyempre kapag mga local lang or medyo mumurahin lang, mas maikli yung lifespan nun. Unang senyales na palitin na yung ating mga spark plug ay kapag hard starting na yung mga motor natin. Although kapag tuwing umaga naman, lalo na kapag malamig yung panahon, normal lang naman na medyo mahirap siyang paandarin. Pero kapag sira na yung spark plug mo, halimbawa ginamit mo yung motor mo kaninang umaga, tapos na standby na siya, pahinga ka na, tapos ginamit mo ulit siya sa hapon. Kapag paandar mo ng motor mo sa hapon, medyo hirap pa rin siyang paandarin, isa na yun sa senyales na palitin na yung spark plug mo. Pangalawang senyales naman is yung kapag may nararamdaman kang pumuputok-putok sa loob ng makina mo. O kaya minsan naman magtataka ka bakit may backfire sa motorsiklo mo, no? Isa ring palatandaan yon na palyado na yung iyong spark plug kasi syempre hindi na niya nasusunog na maayos yung gasolina. Ang pangatlong palatandaan naman ay kapag unstable yung ating mga idle or yung minor ng ating mga motor. Kapag halimbawa naka-idle lang yung motorsiklo natin nasa 1500 RPM at kapag piniga natin ng konti yung silinyador, pagbalik ng kanyang RPM nagiging 2000 RPM or minsan mas bumababa doon sa 1.5 na sakto lang. Sumunod na senyales naman ay kapag malata na yung motor mo manakbo or kapag wala ng puwersa. Bali kahapon kinumpara ko yung performance ng lumang spark plug dun sa bago kong kinabita spark plug at ito yung resulta, ilalagay ko sa screen. Bali kung mapapansin nyo, medyo malaki yung pinagkaiba nilang dalawa, no? Kahit sabihin natin na isang segundo lang yung pagitan nila, malaki na yung epekto nun pagdating sa maximum performance na kayang ilabas or kayang ibigay ng ating mga motor. Isa pang sign na kailangan na natin palitan yung ating mga spark plug ay kapag namamatay-matay yung ating motor, lalo na kapag maulan yung panahon, nako po. Kaya kapag naranasan nyo yung ganun, magpalit na agad kayo ng spark plug para hindi kayo maabala sa biyahe. Mahirap naman yun, bawat hinto nyo or bawat minor nyo eh namamatay yung makina. Sakit sa ulo yun, lalo na kapag walang push button yung mga motorsiklo na gamit natin. At yung huling senyales, kapag masyado nang malakas yung konsumo ng motorsiklo mo sa gas. Kasi alam naman natin, tulad nga nasabi ko kanina, kapag yung spark plug mo ay hindi na maayos yung pagkakasunog dun sa gas, syempre less power na yung mapoproduce ng ating motorsiklo. At kapag less power na yung binibigay ng makina natin, mas pipigay natin yung silinyador para sa mas magandang arangkada. Kaya ang ending nun, mas malakas yung konsumo natin sa gas. Kaya kapag nakaramdam kayo ng mga ganong senyales sa inyong mga motorsiklo, i-check nyo na agad yung mga spark plug nyo para hindi na kayo maabala sa biyahe. At di kayo mapakamot ulo sa konsumo nyo sa gas. Lalo na sa panahon ngayon, napakataas ng presyo ng gasolina. Kaya i-check natin yung mga motorsiklo natin palagi para makatipid tayo sa gas kahit papano. At ayun lang mga master, no? Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong impormasyon patungkol sa ating mga spark plug. So ingat sa lahat, enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.